Sosimo Jr., Nelda, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Alfredo Rullon Jr., SVD, Associate Priest of the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan, buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan buhay na piging ng ating Panginoon, tayo laging natin matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Tayo ay nagkatipon upang matutong magmahalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi, Father. Tayo ay tinipon ng Panginoon upang makipagtipan, upang makipagsalo sa Kanya, sa piging na inihanda sa atin ng Ama, na kung saan ay ating muling iahain, muling iaalay ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pagsasalong ito, tayo tatanggap ng Kanyang salita, ganun din ng Kanyang katawan at dugo. Kaya marapat na hingin natin sa Diyos ang kapatawaran. Ihanda ang ating mga kalooban. Hilingin sa Diyos na linisin ang ating mga diwang sa halay ay puno upang tayo maging mga karapat-dapat na makisama sa banal na misang ito. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. At sa ating banal na misa, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating mandalayag sa pagdiriwang natin at pag-alaala ng pambansang linggo ng mandalayag. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Hallelujah.
Diyos bilang kawan niya, sa awa niya at pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay may nakita sa Facebook na isang pinost doon. Siguro ang iba ay nakita na rin ito at ito naman ay kalat na kalat, no, sa atin. Ano ang sabi rito? Dagdag baon challenge. Ligpit higaan. Dagdag ng 5 pesos. Linis kwarto. Dagdag ng 5 pesos. Ligpit kusina. Dagdag ng 5 pesos. Walis sala. Dagdag ng 5 pesos. Linis banyo. Siguro mahirap-hirap ang linis banyo kaya dagdag ng 10 piso. Ayos sofa, dagdag ng 5 piso. Hugas plato, dagdag ng 15 pesos. Pero sabi rin doon sa pangalawang bahagi, nagdadabog, 15 ang bawas. Magsabi ng wait lang, bawas uli ng 20. Puro cellphone, malaki-laki ang bawas, bawas 40. Late matulog, bawas ng 20 pesos. Tirang pagkain, bawas ng 20 pesos. By mom and dad. Naku po, magkano kaya ang natira o kaya naman ay nadagdag? Well, ito isang halimbawa lamang ng isang makabagong pamamaraan na kung saan ay nagpapakita ang isang magulang ng favor o kaya na may parang premyo pag ang isang bata ay gumagawa ng isang bagay na kalugod-lugod sa kanilang magulang at may karampatan din namang kaparusahan kapag sila ay hindi sumunod. At ito ang pinag-uusapan natin sa Ebanghelyo ngayon
No? Ano ba ang napapala ng isang sumusunod at ano ang nawawala sa isang suwail? O may bago pa tayong term dyan, no? Anong bagong term natin? Pasaway. Ano ba ang napapala kapag ikay pasaway? Pero dito sa palitang ito ng usapan tungkol kay Jesus at sa mga nakikinig sa kanya, ay makikita natin ang ilang bagay na maaaring makatulong sa atin sa pagpapalalim, sa naging pagpapalitan ng kwento, pagpapalitan ng halimbawa na ginawa ng Panginoon. Unang-una, sa halimbawang ibinigay ng Panginoon, dalawang anak ang muling ginamit sa atin upang isalarawan ang katotohanan o realidad ng ating buhay pananampalataya. Nangangahulugan na tayong lahat ay anak ng Diyos. At ang pagkakataon para sa kaligtasan ay ibinibigay ng Panginoon doon sa mga itinuturing na dati ng tagasunod ng Panginoon. Hindi nga lamang yun eh. Parang dito sa ating pagbasa ngayon, ang kausap ng Panginoon, ito pang mga eksperto sa pananampalataya, ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Anong ginamit na halimbawa ng Panginoon? Yung kanyang dalawang anak o anak ng isang may-ari ng isang ubasan na kung saan ay inutusan niya ang kanyang dalawang anak, yung isa ay nag-know muna bago pumunta. Sabi ko, napakabait pa nga nitong tatay na ito. No? Ay maikwento ko lamang, kami nung araw, pagpatak ng unang ulan ng Mayo at nasundan pa ng ikalawang patak ng ulan ng Mayo, kailangan pumunta ka na sa bukid. At kung may mga local na mga gulay, gaya ng mga sitaw, patani, aba, eh, kailangan mo nang maitanim. Pero, lalo na nung panahong nagbibinata na at ang atensyon na ay nasa ibang bagay, gaya ng paglalaro, o kaya naman ay pakikibarkada, o yung tawag sa amin ay pakikitropa, ay parang laging labag sa loob ang pagpunta. At pag sinabi mong no, ay meron na agad palo. May ang tawag sa may haplit ka na agad. Itong tatay dito sa Ebanghelyo, aba ay mapasensya pa eh. No? Hinayaan niya ang kanyang anak na magsalita at kung anuman ang kanyang sinabi ay ito ang kanyang gawin o panindigan. Well, malamang ay merong konting kurot sa dibdib nung ang isang anak ay nagsabi ng no. No, sa karanasan dito ng mga magulang na narito, parang napakasakit nung sasabihin ng anak mo na ayoko sumunod. O wait lang. O minus 40 pesos. Diba? There is that pain para makita ng Ama sa langit na ang kanyang anak ay nagkakasala. Ano ang ginamit na paghalimbawa dito, yung mga tax collectors at saka mga masasamang babae nga ang ginamit dito eh. Pero actually, ito ay yung mga prostitutes. Sa English translation, ayun ang ginamit. Prostitutes and tax collectors. At dahil ito'y kay Matthew, naku, alam na alam ni Matthew kung ano ang pagtingin sa kanila ng mga tao. It's not the first time, yung fiesta natin kay Matthew. Diba? Parang last week, last Monday, nag-fiesta tayo. At si Matthew ay tinawag ng Panginoon. At nung ang Panginoon ay nakikisalo sa kanila, sa mga makasalanan, sa mga publikano, ito, sila ay pinuna. O si Jesus ay pinuna. Bakit? Bakit ka nakikikain sa mga ganyang uri ng tao? Bakit ka nakikisama? At yet, ito ang pinamumulat ng Panginoon. Dahil itong unang anak ay tila
isang anak na sumuway o nagkasala sa Diyos, subalit later on ay nagkaroon ng pagbabago ng kalooban. Susunod na po ako. Ako ay pupunta na sa bukid, sa taniman. At yung pangalawa na sinasabi ng Panginoon, referring to His audience nung gabing yun, eh siguro malaking dagok, malaking insulto sa kanila yon. Pero iyon ang katotohanan, na mayroong mga tila sa simula ay sumusunod sa Panginoon. But eventually, sila ang mga naging pasaway. Pero ang sinasabi nga rito, yan, balikan natin yung first reading. English itong naisulat ko rito. But if he turns from the wickedness he has committed, he does what is right and just, he shall preserve his life. At dun sa unang bahagi, yung mga tinuturing nating pasaway ay magkakaroon ng karampatang hustisya na nanggagaling sa Panginoon. Subalit itong ating istorya ay tila mayroong pangatlong anak. Kung ating babalikan ang pangalawang pagbasa, no? Yung letter of St. Paul to the Philippines. Philippians, kayo naman. Na kung saan sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakababa, naging katulad natin, and He became obedient hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan. At batid natin na ito ang isa pang kalugod-lugod sa Amang nasa langit. Diba? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Bakit? Kasi yung oo niya, no? Yung kanyang yes to the Father ay tinapatan niya ng kanyang gawa na kung saan ay naging masunurin siya sa Diyos Amang nasa langit. At nawa ang pagtitipon natin ito ay muling magpaalala sa atin na tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon upang makibahagi sa kanyang kaharian, sa kanyang taniman, sa kanyang vineyard. Sinners as we are, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbago. We may not be tax collectors or prostitutes, but we are sinners in our many ways. And at the same time, ito rin ang hinihingi ng Panginoon na pagtanaw natin sa ating mga kapatid na kung saan sila man ay itinuturing ding mga anak ng Diyos at binibigyan ng pagkakataong magbago. And so ang ating panalangin ay nawa ay baguhin ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi nga doon sa kanta, di ba? Change my heart, O God, make it ever true. Change my heart, O God, may I be like you. Nawa tayo ay maging mga anak ng Diyos na nagsasabi ng, Yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, babaguhin ko kung anuman ang kailangan kong baguhin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, upang magkamit ng karapatang pumasok sa iyong kaharian. Ikaw na nagtuturing sa amin bilang mga anak. Ikaw na siyang sumasalubong sa bawat isang nagbabalik loob. Ikaw na nagagalak sa lahat ng tumatalima sa iyong kautusan. So huwag pasaway, bagkos ay maging masunurin tayo sa ating Amang nasa langit. Amen. Magsitayo tayo at ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Do magmumulang paririto at huhukom sa mga buhay at mga mamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na maging tapat nawa tayo sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang maging karapat-dapat tayo sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maitalaga nawa ng ganap ng mga namumuno sa simbahan ang kanilang mga sarili sa kalooban ng Diyos at ng simbahan upang magabayan ang mga mananampalataya sa buhay na nakatuon kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa mapangalagaan at kalingain ng mga lider ng bansa ang mahihirap, ang mga inaapi, ang mga nasa laylayan ng lipunan upang maghari sa ating lipunan ang pagkakapantay-pantay at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang hingi ng lahat ng mga bansa, lalo na sa Pilipinas, ang tulong ng Diyos na pagaanin ang hirap ng mga nagdurusa dahil sa pandemya at ipagdasal ang mga frontliners, lalo na yaong mga health workers na mailayo sila sa anumang karamdaman at panganib. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Madama nawa ng mga mandaragat ang proteksyon ni Kristo sa pagharap nila sa mga panganib sa karagatan at ang presensya na ito ni Jesus sa kanilang paglalakbay ang mabigay aliw sa kanilang mga pamilya sa panahon ng pagkakahiwalay, pangamba at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nakadarama at nag-iisip na tila malayo sila sa awa at pagmamahal ng Diyos ay mabatid sa pamamagitan ng kanilang mga kaanak at mga taong nagmamalasakit ang walang hanggang habag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsumikap nawa tayong lahat ng mga Kristiyano na mas maging masigasig at matatag na isabuhay at ipalaganap ang ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang lahat ng mga yumao, lalo na ang mga mandaragat, ay matanggap ang walang hanggang kapatawaran at kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ipagdasal ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dagdag na panalangin po para sa nanay ng aking kaibigan, si Nanay Nelly San Diego. Prayer for the soul po ito. Ganon din si Tita Paz Pabalan, prayer for the soul din po ito. And also for the healing of Lolita Estabilio and Lisiana Angel Santillan. Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak. Nang sa gayon, parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang kung may kapal at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang Panginoong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumasama tayong dumulog sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng pagdarasal ng Ama namin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo nagmula ang kaharian at kapangyarihan. Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpansawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Ngayon ay magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat.
Kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang huwara ng ating pagtugon sa Amang nasa langit. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay na lang po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig ako, ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan namin ngayong ipinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ng proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, na gabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggagaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis ng pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa may mga masakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang may mga sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos,
magpasawalang hanggang. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at San Joseph Frenademet, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, bago kay igawad ang pagbabasbas, ay hayaan yung pasalamatan ko kayo sa inyong pagdalo dito sa Banal na Misa. Thank you for coming together as we celebrate or celebrated this Holy Eucharist at yung po mga kasama natin, mga nasa bahay, na nawa po ay patuloy kayong makiisa sa mga gawain namin, sa mga devotions, sa celebration of the Eucharist, at syempre yung ating mga volunteers na pagpiprepare ng lugar, itong ating mga lectors, commentators, mga ushers, yung mga kasama natin sa technicals, mga technical volunteers natin for this live streaming, no? At sana pa ipatuloy niyong suportahan ang mga gawain namin dito sa shrine sa pamagitan ng inyong panalangin at ganun din sa mga donasyon, sa mga suporta na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Muli po ay maraming salamat in behalf po ng mga kasama namin pare dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word, si Father Ron ang ating rector, si Father Ron Ray ang vice rector, at ganun din po si Father Ben Beltran. So marami pong salamat na muli sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo, hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkalob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating pag-